10 pinaka-nakakatakot na lugar sa Pilipinas. Number 10, Palasyo ng Malacañang. Ang pinakasikat na tahanan sa Pilipinas kung saan ay dito rin matatagpuan ang pinakamakapangyarihan tao sa bansa. Di umano ay may kwentong kababalaghan. Itinayo taong 1750 bilang bahay bakasyonan ni Don Luis Sorocha. Kinakitaan itong ng isang taong walang muka ang kapre na pinangalanan si Mr. Brown at ang multo ng dating presidente na si Manuel L. Quezon ay madalas ding makitang palakad-lakad sa palasyo. Isa sa nakarinig at nakakita dito ay ang noong presidente na si Benigno Aquino III. Di umano ay ipinatawag nito ang isa niyang bantay para tingnan ang lugar kung nasaan ang piano ay nakalagay dahil di umano ito ay maririnig na tumutugtog sa 10 oras ng gabi. Kahit pa madami ang paranormal na nagaganap dito ay ipinagbabawal ang ghost hunting sa kadahilanan malamang ay alam niyo na. Number 9, ang Laperal White House. Sa labas pa lang kung inyong titingnan ay tila ba may kung ano sa puting bahay na ito. Itinayo taong 1920, ang bahay na ito ay pinagmumultuhan na di umano bago ito nabili ng bagong may-ari na sinasabing si Lucio Tan. Sinasabing ang unang tumira dito ay ang angkan ng mga Laperal, isa sa mga naunang pamilya sa Baguio. Hanggang sa ito ay gawing garison ng mga Hapon, yung lugar kung saan maraming pinatay, pinahirapan at hinahasa. Ang mga bitimang iyon di umano ay ang mga kaluluwang nagmumulto sa puting bahay na ito. Sa gabi ay makaririnig ng mga sigaw, mga galit na boses, mga aparisyon, ang mga pangyayari na sa atin ay kasaysayan na. Ngunit sa mga kaluluwang ito, sila pa rin ay paulit-ulit na hanggang ngayon ay pinahihirapan. Number 8, ang Balete Dual. Ang lugar na ito ay matataguan sa lungsod ng Quezon. Ang lugar na ito ay sika dahil sa istorya ng isang babae kinahasa at pinatay di umano sa mismong lugar na ito. At ang salarin ay isang chopper ng taxi. Taong 1950, naghahanap ng hustisya upang makaganti sa sinapit nito. Sinasabing pinapara nito ang mga sasakyang at magpapababa sa lugar kung saan ito pinatay. Pagsapit sa lugar ay bigla na lang itong nawawala. Number 7, ang Balay ni Grense. Ang minsan ay naging tahanan ng isang maharlikang Pranses. Ngayon ay ginawang museo at binuksan taong 1990. Ang bahay na ito ay nakapanghihindik balahibo. Ang mga kagamitang luma at napakaraming salamin at ang mga litrato ng may-ari ay nakakalat sa buong bahay. Papasok pa lang sa bahay na ito ay tila ikay pinagmamatigan at sinusundan ng hindi nakikita nila lang. Number 6, Teacher's Camp. Tila ang Baguio ay paboritong lugar ng mga kababalaghan. Isa sa sikat ng tahanan ng mga mahilig sa paranormal ay ang Teacher's Camp. Ginagamit na dausan ng mga pagpupulong. Sa unang impresyon ay mukhang mapayapa, ngunit pagsapit ng dilim, dito magsisimulang makarinig ng mga yabag ng paa, mga poses na tila bumubulong, mga pag-ungol at mga aparisyon ng mga multo ay naitala sa Teacher's Camp. Number 5, ang Bahay na Pula. Kung makapagsasalita lamang ang lumang bahay na pulang ito, ay malamang na wala nang papasok dito. Sapagkat ang istorya mismo ng bahay ay tila hinangot sa nakakatakot na pelikula. Ang bahay na ito ay ginawang kulungan ng mga kababaihan ng panahon kalawang digmaang pandaigdigan. Dito rin pinahirapan ang mga Pilipino nating kababayan ng mga Hapon ng panahon ng digmaan. Dahil sa hirap at kalupitang dinanas bago pumanaw, sinasabing ang mga kaluluwa ay nanatili sa bahay na ito at sila hindi matahimik. Sa bahay na ito ay maririnig ang mga salitang tila pabulong ng bigkasin. Ang mga upuan ay maririnig na hinahatak ng mga kaluluwang at ang mga kalampagang walang pinanggagalingan. Kung ikaw ay talaga namang matapang, sa bahay na ito ay maaari kang matulog. Number 4, ang Manila Film Center. Matatagpuan sa lungsod ng Pasay ang nakapangingilabot na lugar na ito. Proyekto ng dating unang ginang na si Imelda Marcos para sa idaraos na Manila International Film Festival. Ang CCP ay naging kontrobersyal nang ang isang aksidente ay naganap sa huling yugto ng konstruksyon nito taong 1981. Ang isa sa mga bakal na haligi nito ay bumigay alas 3 ng madaling araw, Nobyembre at 17. Ang 169 na trabahador ay naibaon sa madaling matuyong simento. May mga nagsasabing ang balitang ito ay itinago ng rehiming Marcos na sa wakas ay hinayaang pumasok ang mga ambulansya matapos ang 9 na oras. Sinasabing maraming bangkay ay hanggang ngayon ay nakalibing sa mismong gusaling ito. Di umano, isa sa dahilan kung bakit walang
establishmentong makatagal sa gusaling ito ay ang mga kaluluwang hindi matahimik dahil lang kanilang katawan magpasa hanggang ngayon ay nakalibing sa CCP. Number 3. Baker's Memorial Hall, UP, Los Baños. Ipinangalan kay Charles Baker ang ikalawa sa pinakamatagal na pinunong guro sa Universidad ng Pilipinas. Ang Baker's Memorial Hall ay parte ng pinaglalagyan ng mga sugatan at ang mga bangkay ng mga sundalo na kakampi ng Amerika sa gera. Ito ang tanging gusali na nakaligtas sa digmaan. Sinasabi na ang aparisyon ng mga sundalong pinikti ay bigla na lang magpapakita sa walang kamalay-malay na estudyanteng dumaraan. Number 2. Ospital sa Clark Air Base. Matatagpuan sa Los Angeles, Pampanga, ang abandonadong ospital na ito ay naitampok sa palabas na I Won't Go There ng National Geographic Channel. Ang nakakatakot na abandonadong gusaling ito ay talaga namang nakapaninindig balahibo. Itinayo para sa mga sundalong Amerikano ng ikalawang digmaang pandaigdigan ng Amerika laban sa Vietnam. Ito ang naging lugar kung saan maraming buhay ay nawala. Ang mga pader na ito ay ang mga piping saksi sa mga paghihirap, sakit na dinanas ng mga pasyenteng sundalo na ang karamihan ay hindi pa handang mawala. Sa abandonadong ospital na ito ay inyong maririnig ang mga boses na tila nag-uusap, mga yabag, sigaw, pagtangis, at kung ikaw ay hindi imbitado sa lugar, sinasabi na ikaw ay papatuhin ng mga espiritong dito hanggang ngayon ay nakabinbin. Number 1. Diplomat Hotel. Ang gusaling ito ay matatagpuan sa Dominican Hill sa Baguio. Kahit pa noong ito ay bukas pa, ang mga bisita tumutuloy sa hotel na ito ay nakaririnig na ng mga hindi maipaliwanag na ingay sa buong lugar. Kabilang sa mga kahindig-hindig na multo na nakikita dito ay ang mga paring pugutang ulo, ang mga madring lumulutang. Sila ay sinasabing pinatay ng mga hapon ng ikalawang digmaang pandaigdigan. Ang mga nakatira malapit dito ay nagsabing sila ay nakaririnig sa gabi na mga pintuang isinasara ng napakalakas. Kahit pa ang gusaling ito ay wala ng mga pintuan. At yan ang 10 mga pinaka-nakakatakot na lugar sa Pilipinas. Maraming salamat sa panonood at huwag kakalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para hindi mahuli sa mga susunod pang mga video. Maraming salamat at peace out!